umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Bulong ng Buhay.tv. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano ako pumapasok sa trabaho gamit lang ang aking bisikleta. Siguro po mga 30 minutes ito na pagbabike. Tara po, samahan niyo po ako. Yan po ang aking bisikleta gagamitin. Yan po ay Land Rover na H9 na nakasulat na Super Sport Board. Holding po yan, mountain bike. Yan po ang aking gagamitin sa pagbabike. Mayroon din po akong ilaw kasi sa gabi, pagdito po sa gabi. Ang aking pong trabaho ay papasok po ako ng umaga, ang 8:30 ng umaga, ito po ay 7:30 na sa gabi. Yan po. Tara po, samahan niyo po ako na mag-bike. Mag-bisikleta. Kailangan natin, kala natin magsimunsuot ng guantes. Ganito po ang routine ko araw-araw. 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Ng pagbabike. Hindi po ako dumadaan sa mismong karsada. Ako po ay dumadaan lang sa mga gutter. Kasi mahirap po rito magbike sa karsada. Nakamatagasa tayo. Tatawid po tayo ng karsada. Kailangan po natin tumigil kung dadaan na sasakyan. Ito lang po. Ganito po ang aking trabaho araw-araw. Makikita niyo yung magandang fountain sa runabout. Makikita niyo po sa gutter lang sa dumadaan. Hindi ayoko makipagsapalaran sa katsada. Nahirap na po. Baka mabangga tayo ng sasakyan. Matutulin po yung sasakyan sa katsada. Dito naman po mayroon sa dyan daan sa gutter, mayroon pong bike lane. Kaya hindi na natin kailangan pumunta sa karsada. Yung pong lugar na walang bike lane, eh sa gutter na lang po ako dumadaan. Kita nyo naman yung dami ng sasakyan sa dumadaan dito. Kaya kailangan na medyo ingat tayo. Mahirap na. Ayan, tatawid na naman po tayo ng karsada. Kailangan pili mo kayo sa kaliwa kanan. Ayan, tatawid na naman po tayo ng karsada. Maraming po dumadaan sa sasakyan.
dan itu po araw-araw, itu po ang aking exercise. Dire-diretso lang po tayo, medyo maaga pa naman po. Ang oras lang po ngayon ay 7:30 ng umaga, 8:30 pa naman po yung time natin, 30 minutes po ang pagbabike. Maaga rin, maaga pa po rin makakarating sa trabaho. Kaya dahan-dahan lang po ako ng pagbabike. Tsaka ako po ay matagal po na rin po rito sa trabaho ko dito. Ang ayaw na ayaw ko po yung malilate. Malilate sa trabaho. Kaya po mas maaga akong kumikilos para ayan, tatawid na naman po tayo ng kasada. Maraming po sasakyan dumadaan. Nakita nyo, dami sasakyan. Tayo po ay gagamit ng pinagbabawal na technique. Magka-counter flow po tayo. Kasi po ginagawa yan po, hindi po ako makakadaan doon. Kaya tayo po ay magka-counter flow. Tayo dadaan sa gilid. Kaya siya naman, yan, maraming dumadaan ka sa sasakyan. Kaya kisingit po tayo. Tuloy lang po tayo, ayan, dito po tayo dumadaan sa medyo looban, kumbaga sa loob, dito tayo sa main highway. Mas okay na po itong ganito, kahit po medyo mabagal-bagal ako at kapasikot-sikot. Kasi naman po sa dumaan ako sa kasada, ilalagay ko yung aking sarili sa pwede akong mabangga dito po, walang makakabangga sa akin, siguro po yung mga naglalakad lang dito po ay gutter. Nakita nyo na yan, ano mga sasakyan. Marami pong ikot nga po ito tayo sa kasada. Na pong exercise sa katawan to. Ang tutusin po, pwede naman po bumili ng ano eh, yung electric bike. Mas madali po yung gamitin, hindi kayo mapapagod magpedal. Alam ko walang exercise yun eh, hindi katulad ng ganito. At paano nababanat yung mga tuhod natin, hindi naman tayo bata na. Kaya kailangan ng konting exercise. Parang po tatawid ang kasada. Tadaan. Counter flow din.
Tatawid na naman po tayo. Gagamit po tayo ng pinagbabawal na technique. Tatawid po tayo sa katada. Kailangan po, mabilis tayo tumawid. At kakakutin tayo ng sasakyan. Kaya po ako tumatawid dito sa tulay. Mahaba po yung ikutin ko, pupunta pa ako doon sa may stoplight. Tapos yung stoplight mabagal pa yung ano ng stoplight. Kaya pwede naman tayong gumamit ng pinagbabawal na technique. Nakatawid po tayo ng tulay. Medyo mahirap po ito sa tulay na ito, makited. Konting ingat lang po, kasi pag nahulog kayo dito at nagasa kayo ng sasakyan doon na dumadaan, medyo makitid po yung pagkaano ng tulay, pagkakagawa. Yun, medyo maampong tuloy. Buti na lang, nakapampas ako muna bago nakadaan yung pulis. Isa po, bago ako tumayos dyan, talagang titingin muna ako. Baka ako'y mahuli, mapenalty pa ako. Wala po, mahirap po kasi dumaan sa stoplight. Magpapaikot-ikot pa po ako. Yan, nakatawid na po tayo ng tulay. Tulay na makitid. Dire-diretso na po ito. Ayan po, kita nyo, may bike lane dito. Medyo mahaba po rin ng konti yung bike lane na yan. Nakita nyo, may kulay na, yung may kulay, yung may pintura yung pinakakasada. Po, yun po yung step light na dapat dadaanan. Mahirap po tayong dumaan. Nanang po tayo, dire-diretso pa. Diretso na po to. Kung parating ako doon sa dulo, so relax lang po sa pagbabike. Hindi naman po tayo nagmamadali at maaga pa, pero maganda po sa katawan itong magbike. Sabi nga po ni Ian Howe, sarap magbike, sarap talaga pong magbike, maganda po ng exercise sa katawan. Kahit pa paano talaga mababanat-banat yung ating buto. Dadaan.
Takot po tayo sa loob. Sa loob naman po tayo natahan. Oh, mas madaling dumaan dito. Sana naman tayo sa loob para hindi tayo ano lang sa kaya. Building meron po tayo ng mga daan. Tingin po sa kanan, tingin sa kaliwa. Kapag na naman po tayo ng kasada. Ay, nakangin po yung daan. Tayo. Tara naman tayo sa tabi ng katsada. Dito naman tayo sa highway. Tayo ng tulay pero baka ano na po ito, malapad-lapad na yung tulay, pinakadaanan tulay, hindi ka tulad sa isang dinadaanan ko na makintid. Ito pwede tayo magmadali ng konti. Yan po yung sinamang ko ng vlog na bundok ng aling. Araw-araw po natadaanan ko yan kaya naisipan ko yung vlog. Yan po yung daan. Dire-diretso na po tayo. Medyo mabilis-bilis po yung daan dito. Palusang po to eh. Yan, palusang po kasi to. Hindi naman po masyadong palayuan. Pagulin po ng konti. Okay, pababa. Araw-araw po, ganito. Naman po ako tumahan sa loob para hindi tayo masagasaan. Ano, meron po nag-bike. Uy! Pasok na! Tropa po yun, tropa. Come on. Pwede naman po akong bumili ng ganon e-bike.
Hindi ko lang po gusto kasi wala po na exercise sa isang katawan natin. Ito ko na po itong bike. Bago ako dumating sa trabaho, nabana tayo ang aking katawan. Tayo ikot sa loob. Hindi po tayo makikipagsiksikan sa mga sasakyan sa labas. O, may nag-aalaga pa ng aso. O, ganoon po tayo. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Mahirap na po. Ng konting ingat. Nandito na po tayo sa medyo mas marami pang sasakyan. Lapit na po tayo, siguro mga 10 minutes at tarbaho na tayo. Ay, sarap magbike! Sarap magbike! Po tayo ng stoplight, nandito na po tayo sa pinaka sinaya ng sanaiya. Tingin po ulit sa kanan, sa kaliwa. Tapos po tayo, tatawid tayo ng kasada. Nandito po tayo sa stoplight. Hintay po tayo ng go. Dito na po. Tayo. Ka-counter flow na naman po tayo. O paikot-ikot pag po kabila. Dito na naman tayo sa counter flow. Kita nyo kahit hindi ako dumaan sa mismong highway, sa kasada. Tingnan naman ako sa trabaho ko. Safe pa ako. Tiyaga lang talaga sa mga gilid-gilid. Dadaan sa gilid. Tayo makarating sa ating tarwaho, konti na lang 5 minutes na lang to.
po, ganyan po, bathtub dito. Aircon pa po yan. Gasolinahan. Ang stoplight na lang po. Pating na tayo sa ating trabaho. Sa kaliwa. Ito tayo ng stoplight. Turo ng Sinaya. Ito po ang industrial area. Yan, go na po. Ayan. Ito na po tayo sa trabaho. Terbaho, 30 minutes na po tayong nag-bike. Kung mapanood nyo naman po itong aking video, paki-like lang naman po and subscribe sa aking YouTube channel na Gulong ng Buhay TV. Maraming salamat po.